hindi na naman bago ito eh. Mm. Alam niyo po, ang amin lang iniisip, ito naman pong graph na batas, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, it cannot exist in a vacuum. You have to look at the context. Unang-una po, ang pinaka-importante po rito, even without reading yung complaint, ay walang alegasyon at walang mapapatunayan na yung pondong 38 billion na sinasabi ay pumunta sa personal na gamit o account ni Ginang Arroyo. Yun po lahat ay ginamit for public purposes. Wala ni 5 po roon na pumunta kay Mrs. Arroyo at yan po ay aminado nung complaint kung ating ibabase doon po sa mga newspaper reports. O kasi ang ginamit naman po kasing reason doon, yung PD910, Marcos Presidential Decree po yun na hindi po na-repeal yun noong bagong konstitusyon. Ibig sabihin, it is still good law. At naroon po ay may discretion po ang presidente na kung saan gagamitin yung pondo. Therefore, these are acts of state. Ayun po yung doktrina roon na hindi po pwedeng questionin after the term of the president. So, nangyari na po to in a very similar case, yung 900 million. Sinabi na po ng ombudsman na walang basihan ang graft at malversation kung ginamit nung Pangulo ang kanyang discretion. So that's why, as sabi ko, we are very confident na ito ay aming mapapawalang bisa at mapapawalang sala po ang dating Pangulo.